Kumusta mga ka-DIY? At meron tayo ngayong update para dito sa ginagawa nating project na solar panel sun tracker. At ngayon, ang ginawa ko ay ipinasok ko lahat dito sa may waterproof na case. Lahat ng PCB, yung dalawang PCB at saka yung relay na dalawa. At saka yung LDR sensor, ito. At saka ito yung isa. Kasi meron itong cover na clear. Kaya kahit umuulan, ay maliwanag pa rin. O para pwede kong maisara itong matakpan itong buong lahat ng parts habang yung LDR ay nasa loob. At meron namang option para dun sa mga gagawa ng ganito. Pwede namang isilyado lahat yung mga PCB, yung relay, tapos nakalabas na lang yung LDR sensor na dalawa. Kaya lang para sa akin mas madali ang gawin to. At saka dun sa mga lugar na malamig, kagaya dito sa amin malamig, hindi naman ito mag-iinit. Pero pag sa Pilipinas ito, mas advisable na nakatago itong mga module, yung relay. Tapos ang nakalabas na lang ay yung mga sensor na dalawa. Ngayon yung cable na ginamit ko dito, ay ganun pa rin dito sa may sa diagram natin. At nagdagdag lang ako ng switch. Kasi yung dati kong, yung sa previous na post ko, ay wala itong switch na ito, yung manual. Kasi meron tayong option ngayon na kung ayaw nyong gamitin yung automatic timer, kung gusto mong i-manual on sa umaga, tapos i-off mo sa hapon o sa gabi, ang mangyayari dyan, mawawala ito lahat. Ito. Bali, ganito yan. Sa ngayon, kung gusto mo ng manual, yan ang mangyayari. Ibig sabihin, wala yung mga relay, yung power supply na 12 volts, at saka itong smart plug timer. Kaya kung manual lang talaga, yan ang gagawin natin. Ima-manual switch mo ng umaga, sabihin na natin 6 a.m. Oras na may on mo yan, nakaready na lahat ito. Standby na yan, naghihintay na lang ng araw. Tapos sa gabi, i-off mo naman ng pag sa sunset na o yung pag madilim na para babalik yung panel natin sa may sunset position. Kaya ngayon, kung ito, meron itong dinagdag ko lang naman ito. Kaya itong 12 volts na relay ay ito ngayon. Naka-standby na ito. Kaya pwede ko itong gawing manual kung ayaw kong gamitin itong timer at saka yung power supply. At itong power supply naman, ito yung mga normal na 12 volts adapter. Ito. Meron itong AC na 220 volts input at meron itong output na 12 volts. Tapos, ito naman yung smart plug timer o yung kinokonek sa Wi-Fi. Pag sinaksak to sa AC, meron din siyang out na AC. Kaya ang mangyari lang dyan, isasaksak lang ito dito. Dito sa may smart plug timer. Tapos sa AC, ibig sabihin makokontrol na ito ng mobile phone application. O kaya pwede namang i-manual switch on dito sa side. Pero kung wala tayong ganito, ay yung ganito na lang ang gagawin. Manual switch. Ngayon makikita nyo itong manual switch na ito ay nandito. Ito. Ayan, nakatap lang yan dito sa may relay na dalawa. Kaya yun, makikita nyo yung normally open at saka yung common. Tinap ko lang dito yung dalawang terminal ng switch para magma-manual on-off tayo. At ngayon ay naglagay pala ako ng fuse dito. Nagdagdag ako sa in case na may short circuit. At meron akong nilagay na 5 amperes. Pero pwede yung 3 to 5 amperes na fuse dito sa positive side. Kaya dito. Ito yung fuse na 5 amperes na kinabit ko.
Kaya ngayon, meron ako ditong eto. Ito yung para dito. Kung makikita nyo, itong dalawang connection na ito ay ito yun. Yung manggagaling dito sa may power supply dito. Kaya kung gusto kong gamitin ito, ikukonek ko lang dito sa may terminal block. Positive as tsaka negative itong isa. Ayan. Kaya optional na lang itong pag-automatic na gusto ninyo. At yun namang wire para dito, ay meron akong tinandaan ko na lang. May sinulat ako sa loob na ito yung pinaka-supply na 12 volts. Bali, ito yung supply, 12 volts. Tapos, ito yung papunta sa actuator. At meron din itong positive tsaka negative. Kaya ilang wire lang naman ang lumabas dito. Power supply, actuator. Tapos, ito naman yung para sa smart plug timer kung gagamitin natin. At kapag gagamitin itong timer, ay kailangan laging naka-off position itong switch. Kasi kung naka-on na ito, ibig sabihin, para mong pinag-short na itong relay, normally open at saka itong common. Kaya yun lang naman ang ginawa natin dito eh, para mag-manual switch tayo. Kaya dapat naka-off ito. Tapos, kung gusto mong gamitin yung smart plug timer o kaya yung mechanical timer, meron yung nabibili mas mura. Pero kung talagang pinakamura, ay ito tayo sa manual switch. Kaya lang, huwag nyo kalilimutang i-off sa gabi. Para pag may off, ay automatic babalik yung actuator sa sunrise position. At ngayon naman yung sa pag-position ng sensor. Kaya kung makikita nyo yung dalawang sensor, ito yung sa tracker. At saka ito naman yung pag sa cloudy. Kaya kung tatakpan ko yan, makikita nyo dito yung sa tracker na yon. Itong sa cloudy, walang problema yan na open yan. Pero pag sa tracker kasi, kailangan tatakpan natin ng konti. Kaya ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng ihahanap ko pa ito pag lumabas na yung araw. Kailangan medyo may takip yan para kung halimbawa nandito yung araw sa taas. Pag natakpan kasi yun, doon a-under yung ano natin, actuator. Kaya ito, i-adjust ko ito. Hahanap ako ng kahit na yung electrical tape lang muna, temporary. Kaya i-hahanap natin ito para mag-balance yung ano, yung sa level ng solar panel. Kasi ito, bali, kung anong position ng solar panel, nakapatong ito doon sa side, sumusunod doon ito. Susunod din. Tapos, yung sa sensor naman, kasi ang araw namin dito, nanggagaling palagi dito sa ano, sa ang araw naman laging galing ng east. Kaya dito yung east namin. At ito naman yung sa west, kaya yun yung solar panel. Hindi pa nakaposition ng sunrise yun dahil tinanggal ko yung mga module. Kaya dito sa may mga sensor natin, kailangan yung sa cloudy na sensor, kasi kung nakaposition na yan doon sa panel, ang kailangan maarawan itong tracker. Kasi pagbaliktad dito, kung ito yung halimbawa, ito yung naging cloudy, nakaganyan yan, unang nasisikatan ng araw ito. Kaya pag nag-activate ito ngayon, syempre ito medyo madilim, hindi pa naarawan. Ang mangyayari dyan, aandar yung ano natin, actuator. Mag-i-start ng hahanap ng ano yan, yung araw, yung kung nasan yung position ng araw, ay baligtad kung ganun. Kaya kailangan yung cloudy, siya yung nasa east side dito. Tapos yung tracker natin nandito sa may kabila naman ng west, sa west side. Para kapag halimbawa nakaside na yung panel natin, nakaready na ng sunrise, halimbawa ganyan, mauunang tatamaan tong ano, itong tracker. Hindi naman mag-a-activate ito dahil inaka-off. Dahil hindi pa naliliwanagan itong cloudy na module natin. Ito. Hindi pa naliliwanagan yan. Kaya hindi mag-a-activate itong actuator. Mauuna dapat itong tamaan ng araw. Ibig sabihin, maunang liliwanag. Pag nabigyan ng liwanag ito,
sakalang mag-activate itong tracker. Kaya kung ganyan, sabihin natin ganyan, ibig sabihin, lumiwanag na, nailawan ito ng araw na sikatan, hindi pa aandar yan kasi maghihintay ito ng liwanag ng araw. Saka dun siya mag-activate ngayon. At saka para hindi nakakalito yung mga sensor natin, hindi natin malalaman kung nasan dyan yung pang tracker. Itong nilagyan ko ito ng ano, yung sinulatan ko mismo yung relay. Ito yung CL, ibig sabihin sa cloudy. Tapos naman, ito yung sa TR, yung sa tracker. Kaya ito lang naman yung sensor ng tracker at ito naman yung sa cloudy. Kaya hindi nakakalito. Kaya dito pa rin tayo ngayon sa may diagram nitong sun tracker natin. At ito nilagyan ko na ng mga pangalan para hindi nakakalito. Kaya ito yung cloudy natin na module, yung sa LDR module. Ito naman yung sa tracker. At nilagay ko na rin yung mga voltage nitong actuator, 12 volts. Tapos meron tayong 12 volts relay, dalawa yan, parehas yan. Tapos 12 volts battery. Tapos dito naman yung power supply natin na 220 volts ang input. Ang output naman ay 12 volts na DC. Tapos ito naman yung timer, AC naman yan. Na AC ang input, tapos AC din yung out. Ngayon ay ipapakita ko itong ano, itong smart plug na nakakonect sa wifi kung paanong gumagana. Kaya ito ngayon nakasaksak na ito, naka-on na ito, meron na itong 220 volts. Ngayon meron itong manual switch dito. Kung gustong i-on ng manual, on-off. Pero yan, naka-off yan ngayon. At ngayon gagamit ako ng mobile phone app. At ito yung ano, yung sa application. At ito, kapag in-on ko ito dito, yan, makikita niyo yung blue na ilaw sa side. Ito, nag-on. Kaya kung i-off ko, ayan, naipapalitan din ang mga pangalan nito. Kagaya nito, meron itong nakalagay na solar tracker. Ayan, maiseset ko ngayon yung schedule dito. Ayan. At hindi ko pa napapalitan ng mga time kung ano. Pero dapat ito switch on ng 6 a.m. tapos switch off ng 6 p.m. Ayan, babalik tayo dito sa ano. Ayan, pwede rin i-manual on off. Ayan, pero kapag sinet na ito ng schedule, automatic on off na ito. Tapos doon natin ipa-plug itong ano, itong adapter natin. Kaya kung sinaksak natin 'to diyan. Ayan, pag nag-on na yung timer, meron na tayong 12 volts out na DC. Yun na yung i-connect natin dito sa may ano, sa input nung sa coil ng relay para yun ang magiging automatic switching. Ngayon ay ibinilik ko na dito ulit. Ngayon naghihintay na lang ito ng ano ng sunrise, kaya lang baliktad yung araw natin ay nandiyan sa kabila, nasa kaliwa kong side. Ngayon kailangan nating i-off muna itong power switch. Bali ginamit ko lang muna yung manual. Yung hindi tayo gagamit ngayon ng ano ng timer, yung smart plug timer or yung mechanical. Kaya ito naka-on position ito. Kaya kung i-off position ko ito ngayon ay babalik ito sa may haharap ito doon sa may east. Kaya i-off ko na. Ayan, narinig nyo yung actuator maandar. At kapag na-position na natin doon, ginawa ko yun halimbawa gabi na kasi hindi naman na-detect ng mga sensor yung liwanag ngayon dahil medyo madilim yan para sa panels. Kaya ngayon, ihintayin lang natin na mag-stop sa sunrise position saka natin i-on yung switch ulit. Yan ngayon magiging live na oras na mai-on natin yung ano itong manual switch natin. Ayan ngayon, umi-stop na diyan kaya naka-ready na yan sa sunrise. Gihintay na lang ng araw. Ayan, medyo tinatamaan na yung panel. Ngayon, i-on na natin itong switch.
Ayan, naka-steady na yan. Ready na. Yung cloudy natin na module, naka-red and blue. Ibig sabihin, naka-off yan. Dahil hinihintay niya yung trigger, yung liwanag ng araw. Kapag nag-on na yan, i-standby na niya itong sa tracker. Kaya yun, nakatago itong ano. Tinago kong konti yung araw. Yung sensor natin. Tinakpan ko muna ng electrical tape. Kasi parang pwede ko itong i-adjust mamaya. Kasi ang tinatantya ko yung araw natin kung nasa taas dito. Medyo naiilawan yung sensor. Kasi kung medyo nadiliman yung sensor, dun mag-activate yung ano, yung relay natin. Tsaka mag-on yung actuator. Kaya yan, i-ano ko lang to, obserbahan ko saka ko i-adjust ito maya-maya pag may araw na. Kaya yan, ito walang connection sa smart plug timer natin. Kaya yung battery at saka yung actuator lang. Kaya ito. Ito yung battery. 12 volts. At yun naman yung actuator natin. Hindi ko pa yata na ipapakita kung paano, kung kinabit ito dito. Ganyan lang naman, dito sa may frame. Hindi doon sa frame ng panel, kundi dito sa may frame na humahawak sa mga panel. Kaya ngayon, obserbahan na lang natin yan. At unti-unti nang tumataas yung araw. At ito ngayon, update natin. Ngayon ay alas 12 na ng imedya na ng tanghali. At itong tracker ngayon ay naka-face na ng west. At kanina medyo naka-flat pa yan ngayon. Naka-face na ng west at yan, tinatrack niya yung araw ngayon. Kaya yan, bumababa na, pababa na, pakabila na yung ano, punta nung actuator. At ayan ngayon, tinakpan ko muna ng ano ito. Makikita nyo, yun yung sensor nung sa tracker natin. At yun naman yung sensor nung sa cloudy. Ayan, yung naka-expose talaga. Kapag sa tracker kasi ito, kailangan to medyo may itakip dapat to. Ayan, umusog sandali na ramdaman ko. At ayun, nahatatakpan lang ng kalahati yung sensor. Kung makikita nyo, ayun yung sensor, natatakpan yung kalahati. Kaya kapag nakobera lang ng konti yan, automatic under na yung relay, tsaka i-on niya yung ano, actuator. Kaya yan ngayon, at tingnan naman natin yung pinoproduce. Ito ngayon ang mga load ko. At meron niyang water fountain na ginawa ko na whiskey, kunwari whiskey. At electric fan, mukhang mabagal sa camera pero mabilis ang ikot niyan. At saka yung TV. At meron pa tayo dito ano, yung aircon, portable air condition. At saka yung rep, yung freezer na tabletop. Kaya kung titignan natin ngayon yung consumption, kung ilan yung total ng load natin, ay meron tayo ngayong 319 watts. Ang battery natin ngayon ay 27.5 volts, kaya fully charged yung mga batteries. Meron lang tayong 120 amperes dyan na batteries, kaya medyo maliit. Kaya sa araw, mas magandang gamitin sa araw, hanggat may araw. At ngayon, meron tayong 390 watts na napoproduce ng panel. Doon sa 400 watts na yon ay meron tayong 390. Kaya halos maabutan na niya yung 400. Kaya okay na okay. At ang panel natin mayroong 82 volts, 14 amperes ang current na pumapasok. At kaya mamaya ay update na naman tayo mga after 2 hours. Tingnan natin yung pinoproduce ng panel. Ngayon ay magwa 1:30 na ng hapon. At ito, medyo nakaano na, nakapaside na itong panels natin. At fully aligned itong nilagay kong cover. Kasi kung mapapansin niyo yung shadow nitong case na ginamit ko ay diretso. Ibig sabihin naka-align siya sa panel, talagang diretso. Kaya ayos, at hindi ko natatanggalin ito. Dahil kung iuusog ko itong tape na ito,
maliliis na naman doon sa may sensor ng sa tracker. Kaya yan, okay na. At gagawin ko na lang ay iiksiang ko na lang. Pwede ko naman pala tanggalin na itong kahoy at idiretso ko dito yung ano, itong case dito sa may metal, kasi may naka-extend na metal ito. Kung sakaling magpapalit ako ng panel na yung mas matataas, mga 300 watts. Pero in the future pa lang yun. At sa ngayon, ito muna, apat na 100 watts ang ginagamit ko na, ano, na pang-test. At tignan naman natin yung mga ano, yung kinoconsume ngayon dun sa may ano, sa charge controller. Ito pala yung ano, yung actuator. Ayan, nakalabas na. Meron pa yan, may ilalabas pa yan kasi nasa 30 centimeters yan. Hanggang sa bumaba na yung araw, uusog pa rin yan maya maya. At ngayon ang pinoproduce ng panel ay nasa 300 watts, 10 amperes. At hindi umaandar yung freezer kaya medyo bumaba yung ano, yung galing sa panel. Doon makikita yan kapag inon mo yung mga load. Doon mo makikita talaga yung pinaka-peak nung pinoproduce nung mga panels. Kaya kung magtataka kayo, bakit 300 na lang? Kaya yan. Yung pa rin yung ano natin, yung ginagamit nating inverter, 220 watt. Kanina pumapalo ng 300 plus yan eh, 300 watts. Yun yung naka-on yung freezer. Kaya tumataas din yung pinapasok nung panel dito. At maya-maya, i-test ulit natin kung siguro after 1 hour ulit, i-check natin ulit. Ang oras natin ngayon ay mag-aalas 3 na ng hapon. At ayang ano, nakasagad na ngayon itong actuator natin. At naka-tilt na talaga. At pwede ko pa namang maisagad talaga yan yung talagang paside. At depende na dito sa pagkakabitan kung saan yung position nitong actuator. Kapag ito inusog ko pa yan dito sa bandang gitna, ay masasagad pa yung tilt nitong ano, panels. Pero para sa akin okay na yung ganitong ano. Okay na yung ganitong position na ano, na yung sagad na yung actuator. Kaya yan, at ngayon na itingnan naman natin yung ano, yung pinoproduce, at papakita ko lang sa inyo na nakasagad na nga talaga yan. Ang gagawin ko ay tatakpan ko yung tracker na ano, na sensor. Ayan, talagang hindi na gumagalaw. Kaya kapag tatakpan ko yon, yun yung sa para sa cloudy, may marinig kayong magki-click. I-try natin. Ayan, merong nagki-click. Sabihin na itong ano, itong para sa trackers kasi nga sagad na yung actuator natin. At ngayon ay tignan naman natin itong pinoproduce ng panel kung ilan. At ayan, meron tayong 288 watts na pinoproduce ng panel. At hindi umaandar yung ano, yung rep na yun, nakapahinga yung rep, freezer pala. Ayan, may 226 watts yung load. At dito naman, meron tayong 286 watts na meron tayong 10 amperes na current. At yan pa rin yung mga load. Yung aircon na portable, yung electric fan, at saka itong TV. At masyadong maliwanag, hindi gaano makita. At yan, at saka yung ano na rin, yung water fountain. At meron dun yung isang ano, meron yung isa dun na fish pan doon, yung meron yung water pump doon, nakakabit din. Yan muna mga ka-DIY, at sa susunod na video ay ipapakita ko kung paanong mag-adjust nung yun, yung para sa cloudy na ano, na sensor. Yung sa LDR at saka yung para dito sa tracker. Kasi kailangan i-adjust yan. Oras na matapos yung i-wiring yan, kailangan i-adjust yun. Pero depende na rin sa inyo kung anong gusto nyong liwanag. At tinry ko na ito dati. Hinihintay ko yung ano,
kasi meron yung biglang uulap. Kaya makikita ko yung dilim at saka yung liwanag. Kapag umulap, biglang ano, medyo didilim. Kaya yan, na-oobserbahan ko. Kaya na-i-adjust ko na yan. Kaya yung susunod na video ay i-random kong i-adjust yung trimmer. Saka na i-hanap pinakamagandang settings para dito. At yun lang muna mga ka-DIY. At thank you for watching at subscribe.